Para sa episode na ito, makakasama natin ang up-and-coming band. I-welcome po natin ang bandang Purple and Oranges! You're more than my love, you're my best friend. Not that I've got you, I won't let this ever end. Now I'm asking, baby, where have you been all my life? 'Cause I've been waiting. I've been waiting now. Thought I'd be alone, but not this time. So you're a blessing, oh yeah. Where have you been all my life? 'Cause I've been waiting. Boys, nabusog ba kayo? Oo. Sa fish balls and kwek-kwek and lahat na ng mga nandun sa stand natin? Yes. So tell me more about your family. Ikaw, lumaki ka daw sa Ormoc? Doon po ako pinanganak. Pero after kong panganak, sa Cavite na po kami nag-stay. So hindi ka marunong magsalita ng... Onti lang po. Onti lang. Nakaintindi po. Now, dito ka na nakabase sa Manila or sa Cavite? Ngayon po, to and from. So, may minsan dito sa Manila. Tapos sa Cavite din po minsan. Cavite din. Ikaw, saan taga-saan kayo talaga? From Manila po talaga. Manila lang? Opo, Manila lang. Wala po kaming probinsya po. Wala kayong probinsya? Wala po. Sad naman yung walang probinsya, di ba? Mm. Ikaw, may probinsya ka ba? Meron, sa Batangas. Yung father ko. Kaya pala mukhang ready kang magbalisong anytime. Family niyo ba ay musically inclined din? Lahat kayo? Family ni Bong? Family ko po. Pero yung parents ko po hindi po sila musicians. Yung mga, the ones that came before them po, puro musicians. Talagang professional musicians? Opo, tumutugtog talaga sila. Opo. Sa band din? Opo, band rin po. Sa mga kapatid mo, meron din? Wala po, ako lang po. Ikaw lang? Opo, ako lang. Pero mahilig lang sila makinig ng music, pero other than that. At least may tagapakinig ka, di ba? Mula maliit ka, gusto mo na ng music? Opo, kasi yung dad ko mahilig makinig ng music, so marami ako na pick up na influences po na iba. Banda. Itong si Josh. Ganun din. 7 kami magkakapatid, tapos yung 7 na yun, may kanya-kanyang instrument na hawak. Iba-iba? Oo. May iba-ibang instrument. So kaya niyo magbanda buong pamilya? Oo. Actually, yung banda kami before, pamilya. Kami magkakapatid. Anong pangalan? Anong pangalan ng banda niyo? Las Evangelistas. Las Evangelistas. Abangan po, baka tumulpot silang bigla. Comeback. At ikaw? Ayun po, tulad din po nung sabi ni Bong, puro mga mahilig lang sa music, mga nag-appreciate lang ng music yung pamilya ko. So, supportive ba sila? Kasi, although pwede niyo naman isabay itong singing career nyo sa inyong, if ever, trabaho in the future? Opo. Supportive naman po sila kasi first of all, pinasok po nila kami sa sa music program po. Sa bagay. Parang if mag-music po kami, might as well arali na po talaga namin. Uy, napaka-supportive. Kasi hindi lahat ng parents ay parang, uy, wala kang aasahan sa music, di ba? Hindi ka kikita. Pero kayo, kumikita ang kabuhayan na sila, di ba? Naka-braces nga itong si Josh, oh. Galing ba yan sa ano? Katas ba yan ng Spotify? Laki ng ngiti niya eh. No? So itong gusto ko naman, kantahan niyo naman kami ng in Filipino. Parang puro English yung mga hugot mo eh. Wala ka bang hugot na in Filipino? Ito po, yung first song po namin na nalabas is a Tagalog song. So hindi yung My One and Only ang first song niyo? Hindi po. Mga around third na po yata yun or fourth. Pero yung una po, ito. Itong song nakakantay po namin ngayon. Sige, so haranahan mo na kami. Di naman, Purples and Oranges. Ko sa sarili, dati kung ako'y naging mapalad na mapili mo, magtatagal ba tayo? Pero ngayon, ito'y panaginip na lang, dahil ikaw tumisa nang wala.
kamay. Yung pinapangarap kong sagot sa kanya mo binigay. Sino ba naman ako para magreklamo sa iyo? Eh di naman naging tayo, di naman naging tayo. Nagsisisi dahil pakiramdam ko ako'y nagkulang sa iyo. Kaya bigla ka lumayo, no, at ulo. Yan ang lumisan ng wala man lang paalam. Tapos malaman ko na lang. Yung pinapangarap kong sagot sa kanya mo binigay. Sino ba naman ako para magreklamo sa iyo? Eh di naman naging tayo, di naman naging tayo. Kahit kailan, di naman. Kahit kailan, hindi naman naging tayo. Pasensya ka na kung ako'y nasasaktan. Wala namang karapatan kasi hindi naman naging tayo. Kahit kailan, hindi naman naging tayo. Pasensya ka na kung ako'y nasasaktan. Wala namang karapatan kasi hindi naman naging tayo. Di naman. Parang yun ata ang pinaka malungkot sa mga po yata. For the day, no? Oh, for the day. Pangatlong kanta pa lang naman. So sana yung pang-apat niya medyo masaya naman. Oh, okay. Pero saan galing itong hugot? Meron ka bang pinag-offeran ng kantang to? Siguro masasabi nga na personal experience, pero 'di ba as ano nga mga since Tomasians nga kami. Oh. May parang kasabihan yung mga may parang stereotype yung mga taga UST daw. Ano? Na nanggo-ghost. Nababasted. Opo. Mga nabasted pa kayong lahat? Hindi naman. Siguro hindi naman. Parang ganoon. Nabasted ka. Nakakala mo MU tapos hindi pala. Oo, parang ganoon. Mawawala na lang po bigla. Ayun po. Oh, yun pala yung gina-ghost. So nag-ghost na kayong lahat. Opo. Ito ang mukhang ghost. Ito nang go-ghost ko eh. Ay, ang pogi! Ito nang go-ghost eh. Ang go-ghost po yan. Hindi po. So, dapat po hindi kayo nang go-ghost, masama ha? Masama po yung sabi nga. Masama yan. Sa November 1 lang kayo pwedeng mang-ghost. Okay. Pero sa totoong buhay, sakto. Dapat hindi. Dapat klaro kung kayo hindi. Opo. Tama ba yon? Opo. So, mga usteba na babae, ganun, gina-ghost, may nang go-ghost? Meron po male and female nang go-ghost. Ah, both naman, both ways. Parang hindi ko alam yung ano na yon, kasabihan na yon na ano po, yung ghosting po. Ghost, hindi, yung kayo sa uste ay... Hindi ko nga rin po alam saan galing yun eh, pero... I think everywhere yan, maraming may hugot po, na ganyan. Saan, I'm sure kahit saan, kahit hindi lang sa school. Kahit dito. I'm sure dito meron. Nang ghost na yata ako, hindi joke, hindi pa. Huli. Halika na, ituloy ang kantahan sa jeepney. Let's go! Thank you.